Magandang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay ating pagnilayan ang mga pagbasa para sa ikalimang linggo sa karaniwang panahon. Napakasakit daw po para sa isang magulang na makitang sobrang nahihirapan ang kanilang sariling anak. Ito po ay napatunayan ko noong makatagpo ko ang ama at ina ng isang batang tinamaan ng napakalubhang karamdaman way back 2013. Ang tanong po ng mga magulang, kung talagang mabait ang Diyos, ay bakit niya hinahayaang magdusa ng katakot-takot ang kanilang maliit na anak? Ano daw ba ang nagawang masama ng kanilang anak para maghirap ng ganoon na lamang? Ang sabi po ng kanyang tatay, ang daming mga drug addicts, ang daming mga taong walang konsensya. Bakit hindi sila ang tinamaan ng sakit? Bakit ang anak pa nila? At ang sabi ho ng kanyang nanay, araw-araw nadudurog ang kanilang puso sa tuwing makikinig nila ang walang patid na pag-iyak ng kanilang anak dahil sa matinding kirot. Mga kapatid, wala po akong naisagot sa kanilang tanong maliban po sa napakahabang katahimikan. Wala akong naisagot dahil alam ko po na walang salita at walang katwirang sasapat para ipaliwanag ang dahilan ng kanilang matinding pinagdadaanan. Mga kapatid, madali pong matanggap kapag nahihirapan ang isang masamang tao because we believe that evil and bad people deserve to suffer. Pero napakahirap pong maintindihan kapag naghihirap ng sobra-sobra ang isang mabuting tao. Tunay po ang pagkakasakit at pagdurusa ng inosente at mabuting tao ay isang misteryo ng buhay natin na hindi po kayang paliwanag ng salita ng tao. Ganito rin po ang naging masakit na karanasan ni Job na laman ng ating unang pagbasa. Sa kabila ng pagiging inosente, sa kabila ng pagiging mabuting tao, sa kabila ng pagiging kaibigan ng Diyos, dumanas si Job ng sunod-sunod at patong-patong na trahedya sa buhay. Naubos ang kaniyang kabuhayan, namatay ang kaniyang mga anak, at siya mismo'y tinamaan ng isang nakakapantiring sakit. At sa gitna po ng kaniyang pagdurusa, katulad po natin na si Job ay nagtanong din sa Diyos kung bakit. Bakit tumama sa kaniya ang katakot-takot na pasakit sa kabila ng kaniyang kabutihan at katapatan sa Diyos. Subalit kahit siya po'y hirap na, kahit siya'y nagtanong ay hindi po sinumbatan at hindi sinumpa ni Job ang Diyos. Sa kabuuhan, ang istorya ni Job ay nagpapaalala sa atin na tuwing binabagyo tayo ng iba't ibang mga pagsubok, ay wala pong masamang magtanong sa Diyos kung bakit. Subalit, huwag lang po tayong titigil sa pagtatanong ng bakit. Tinuturuan po tayo ni Job na hayaan natin ang Diyos ay maging Diyos sa buhay natin. Ibig sabihin po nito, tanggapin po natin anuman ang ibigay ng Diyos sa atin, ito man ay pagpapala o problema. Dahil ang totoo, ang buhay natin ay galing sa Diyos at ang Diyos ang siyang may-ari at may karapatan sa buhay natin. Sa kaduluhan po ng istorya ni Job, makikita natin hindi nagtapos sa pinghati at luha ang kaniyang buhay dahil nagtapos po ito sa tunay na kaligayahan. Ang lahat ng nawala, ang lahat ng binawi ng Diyos ay ibinalik niya kay Job at ito po'y doble-doble pa. Patunay lamang po ito na ang ating Panginoong Diyos ay may kapangyarihang magpalitaw ng kabutihan kahit po sa ating pinakamasakit at pinakamapait na karanasan. Our God has the power to bring out something good even from our most painful and darkest experiences in life.
Ngayon po ay atin namang tingnan at pagnilayan ang laman ng ating magandang balita. Kung sa unang pagbasa ay nangingibabaw po ang tema ng pagdurusa at paghihirap, sa ating magandang balita ay ating makikita ang tugon ng Diyos. Pinapakita po sa ating ang Diyos ay hindi bulag at hindi bingi sa ating mga pagdurusa. Makikita po natin dito na ang ating Panginoong Jesus ay nagpapagaling sa mga taong may karamdaman. Ang pagpapagaling po ay pangunahing misyon ng Panginoong Jesucristo. Pinagaling po niya ang biyanan ni San Pedro, pinagaling niya ang lahat ng may sakit doon sa Kapernaum, at hindi pa siya nakontento. Nilibot niya ang mga bayan sa Galilea upang hanapin, ipuin, at bigyan ng ginhawa ang mga taong nahihirapan dahil po sa iba't ibang karamdaman. Mga kaibigan, ang misyong ito ng Panginoon ay hindi pa natatapos. Ito po ay nagpapatuloy magpahanggang ngayon. At ang misyong ito ay pinagkakatiwala ni Kristo sa ating lahat. Tunay po mga kapatid, tayong mga Kristiyano ay inaatasan ng ating Panginoon na maging bahagi ng kaniyang healing mission. Hindi man po tayo mga doktor o nurses, pero tayo ay may kapangyarihan para magpagaling at magpagaan ng paghihirap ng ating kapwa-tao. Yes, we can become instruments and agents of healing in many other ways. Isang paraan po ng pagpapagaling ay yung kung pagkakaloob ng ating presence and kind words. Being with and visiting the sick is a way of telling them that they are not alone in their suffering. Huwag po tayong magiging madamot sa ating presensya. Huwag natin ipagdadamot yung ating panahon, yung ating oras sa mga taong may sakit at nahihirapan. Hindi man po tayo makapagbigay ng real presence because of health risks, but at least let us make use of the tools of modern technology. Huwag po tayong makakalimot mag-text, mag-message, tumawag at mangumusta doon po sa mga kakilala, kamag-anak o kaibigan nating may karamdaman. At sana po sa tuwing dadalaw tayo at makikipag-usap tayo sa mga may sakit, palagi tayong mag-iiwan ng mga salitang may lamang pag-asa. Dear friends, let us always find ways to be with our sick brothers and sisters. Another way of becoming an agent of healing is by extending financial and material support to our brothers and sisters who are sick. Noon lamang pong Biyernes ay nagpahid po ako ng langis sa isang matandang may sakit. Siya po ay inaalagaan ngayon at sinusuportahan ng kaniyang dalawang anak na babae. Bakit nila inaalagaan ang kanilang may sakit na tatay? Ang sabi po nila, Father, ang tatay po namin ang bumuhay, nagpakain at nagpalaki sa amin. Kaya nga ngayong nahihirapan siya, narito kami para suplian kahit kaunti ang kaniyang kabutihan at pag-aarga. Pareho na pong may pamilya ang dalawang anak ng may sakit. Pareho may pangangailangan ng kanilang pamilya, pero hindi po sila naging madamot na ambunan kahit kaunti ang kanilang amang sobra-sobrang nahihirapan. Mga minamahal kong kapatid, hindi po natin kailangan maging sobrang yaman, hindi po natin kailangan maging milyonaryo para makapagbigay tayo ng tulong sa mga taong may sakit. Ang kailangan lamang po natin ay magkaroon ng bukas na puso na nararamdaman ang paghihirap ng mga may sakit. Isang pusong handang magbigay, isang pusong handang tumulong. Magbigay po tayo ng anumang tulong sa mga may sakit na lumalapit sa atin. Dahil yung pong ating ibinigay ay ibabalik ng Diyos ng doble
doble pa. Tandaan po natin kapag ang Diyos ang nagbalik, yan ay palaging siksik, liglig, at nagpuumapaw pa. Lastly, we can become instruments of healing by giving spiritual support. Let us always bear in mind that true healing comes from God and God alone. Sabi po sa magandang balita, ang Panginoong Jesus ay bumabangon ng madaling araw para magdasal. At naniniwala po ako na laman ng dasal ng ating Panginoon ang mga taong may sakit. Itinataas ni Kristo sa Diyos Ama ang mga paghihirap, ang kirok, ang pag-iyak ng mga taong may karamdaman. Mga minamahal kong kapatid, kung hindi man po tayo makapagbigay ng presensya, kung wala man tayong pera, sana po naman yung panalangin ay huwag nating ipagkakait sa mga taong may sakit. Libre po ang pagdasal, libre ang manalangin. Kaya nga nawa, matuto po tayong lumuhod araw-araw upang itaas sa Diyos Ama yung ating mga kapamilya, kamag-anak, kaibigan o kakilala na ngayon po'y pinahihirapan ng kahit anong karamdaman. Tandaan po natin, may awa ang Diyos. Pagagalingin tayo ng Diyos at nawa, hayaan natin na tayo ay maging instrumento din ng pagpapagaling ng Diyos sa ating kapuwang nahihirapan. Ito po muli ang inyong kaibigan, Father Kurt Bolos. Maraming salamat. God bless you always.